Yes, hello, hello, hello. Welcome back to my channel and here in Chai Access Vlog. And here, our segment is There is Chai. Ito po yung part 2 ng ating letter sender na si Sam. Kung paano niya ba malalaman kung ready or pwede na siyang magmahal ulit. Ito pa ay maririnig natin at mababasa natin ang iba't ibang advice galing sa aking mga kaibigan sa Facebook at sa YouTube. Sana Sam, makatulong ito sa iyong pagdedesisyon sa problema mo sa ngayon. First of all, I would like to congratulate yung aking kaibigan sa kanyang bagong segment na Dearest Chai. Natutuwa ako sa iyong bagong segment, Chai, kasi marami kang matutulungan ito. And second, gusto kong magpasalamat sa letter sender, first letter sender ng Dearest Chai, kasi nag-trust ka o nagtitiwala ka sa iyong sitwasyon, sa iyong liham dito sa Dearest Chai. So, eto ay akin lang opinion. Sana makatulong ako sa iyong decision making. So, ayan. Ikaw ay, i-wrap up ko lang. Ikaw ay 38 years old, balo na, at may apat na anak. Pero hindi mo na banggit kung ilang taon na yung mga anak mo. So, I assume meron ko pang elementary, meron kang high school. So, yun. Tapos, hindi mo rin ipanggit kung may babae kang anak. Kasi kung may babae kang anak, dapat i-consider mo ang pagkakaroon talaga ng bagong karelasyon. Kasi hindi sila yung ama ng iyong mga anak. Babae yung mga yan. So, iba na kasi yung ating mundo. Yan. Ang unang mong tanong ay, paano ko ba malalaman kung ready at pwede magmahal ulit? So, actually, yung pagmamahal kasi, magmahal mo, ikaw ang makakaramdam nun. Kasi walang exact time kung kailan tayo makakaramdam ng pagmamahal. At walang pinipiling tao kung kanino tayo mag-fall in love. Yun. Siguro ang tanong ay, paano ko malalaman kung ready na ba ako makipagrelasyon sa iba? So, ready ka na makipagrelasyon sa iba kung kasi may apat ka na anak na i-consider. Kung yung mga anak mo ay naiintindihan ka sa sitwasyon mo at naghahanap din sila ng alam mong matatawag natin na ama, yun. Ready ka nang makipagrelasyon kung kaya mong i-manage ang time mo between this guy na pipiliin mo at ang mga anak mo. Pwede ka nang makapagrelasyon kung yung magiging karelasyon mo ay hindi lang tanggap ang mga anak mo. Tanggap din ang mga anak mo. So, ayan. Eto, ang first, at saka eto, actually meron ka nang napupusuan eh. Kaso naguguluhan ka kung sino ang pipiliin mo. Pero may napupusuan ka. Ayan. At ang gusto mo, yun nga, tanggap ka at ang mga anak mo. Pero consider mo rin yung as yung sinabi ko na ito talaga importante eh. Kasi kung tanggap ng mga anak mo yung napupusuan mo, kasi mahirap yan ipagsama sa isang bubong ang hindi magkalapit sa puso. Hindi lang tayo yung dapat nakatanggap sa guy na yan o yung guy na yan ay tanggap tayo. Dapat i-consider natin yung mga mahal natin sa buhay kung ka-close din niya yung pipiliin mo. Actually, kung nakikita, ikaw yung makakapag-observe niya. It takes time and it takes signs from above kung sino ang nararapat para sa iyo. So, kung sino ang makapaghintay sa kanila, siguro, isa siya sa i-consider na pipiliin mo. Pero ito, may tatlo kang suitor. Yung isa, kay balo na at may, kunyari ha, ito yung pipiliin mo. Balo na at may tatlong anak.
kunyari, yung magsama na kayo, kasi may magpipiliin mo, siyempre, magkakarelasyon kayo, either visit-visit lang, or talagang magsama na kayo sa isang bubo. So, kung magsama kayo sa isang bubo, pito na bale yung magiging anak nyo. So, yung mga anak nyo ba at yung anak niya, same nung lalaki. So, para sa akin, mahirap yun. Pero kung malalaki na yung mga anak ng lalaki at may kanya-kanya ng sariling buhay, okay lang yun. Kasi naiintindihan ka niya kasi pareho kayo ng sitwasyon. Tapos, eto namang pangalawa, hiwalay sa asawa. Hindi kasi nabanggit kung annulled ba siya or legally separated na. Tsaka ano, bakit nga ba sila naghiwalay ng dati niyang asawa? Yan. So, huwag mo siyang itanong, bakit nga ba kayo naghiwalay? Kasi possible na hindi lahat ng kwento ay mailalahad niya sa'yo just to gain your trust, just to gain your yes. So, maggawa ka ng sariling investigasyon ukol sa kanya na hindi galing sa bibig niya, galing sa mga taong kakilala niya. So, ayan, parang magiging NBI ka nito. Ayan, or kaya secret agents. If yung reason is yung babae, maaari mo siyang i-consider. Pero i-consider mo din yung tanggap ba niya yung mga anak mo. Apat kasi yan eh. At saka, tanggap ng mga anak mo etong guy nito. No, kasi may babae kang anak, kailangan mo i-consider. Di ko alam kung itong guy na to na yung walay ay may mga anak. Yun. Tapos, etong isa ay matanda. Bakit ba yung mga matanda at kayang ibigay ang iyong pangangailangan? So, ibig sabihin, mayaman to. Ang hinahanap mo ba, Sam, ay magiging katuwang mo sa buhay, sa pagpapalaki ng mga anak mo financially? O ang hinahanap mo ay lalaking, kasi takot ka kasi na maiwan ng anak mo, advance yung thinking mo, na baka iwanan ka na ng mga anak mo kasi may sarili na silang buhay. Kung ito yung pipiliin mo, pagdating ng time na mag-aasawa na yung mga anak mo, kung matanda na talaga to, baka maiwan ka din ito kasi baka mauna siya sa'yo. Diba? Pero, maaari mo din i-consider bakit nga ba hindi siya nag-asawa. Diba? Bakit hindi siya nag-asawa? Kailangan mo siyang obserbahan kasi iba yung mga taong piniling manatiling single ng mahabang panahon. Obserbahan mo ang kanyang ugali. Kung gusto niya, kung tanggap niya yung mga anak mo, at saka kung tanggap din niya ang mga anak mo. Yan lang. So, huwag kang masyadong magmadali kasi 38 years old ka pa. Kung, if I were you, mag-focus ka na lang muna sa mga anak mo. Don't worry. Hindi ka nila pababayaan kasi ina ka nila. Hindi ka nila pababayaan kasi alam nilang wala ka ng kakampi sa buhay kasi wala na nga yung papa nila. Alam mo, apat yung mga yan, imposible naman na pagdating ng araw na matanda ka na nag-aasawa na rin ng mga yan, walang pupukup sa'yo. Yun. Pwede ka nang pagdating na araw na makapag-asawa sila, na nasa maayos na sila na sitwasyon, may sarili-sariling pamilya, siguro kung sino ang makapag-intay sa tatlong to, siya ang i-consider mo. Ayan, hindi ko alam kung kailan ang taon na abutin mo before mag-settle down yung mga anak mo. Basta, you just have to wait the right time. Thank you and sana nakatulong ako para maliwanagan ka. God bless you and God bless this segment.
ko mga advice na galing sa aking mga kaibigan at sa ating viewers. Thank you so much and thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!